Smooth like butter. Wow, BTS yan. Sa mga ARMY na nanonood, pasensya na po. Wala po kong intention na sirain yung song. Napakanta ko ng butter ng BTS kasi nakita nyo naman sa title, gagawa tayo ng dalawang recipes today. Una, ang homemade butter at bonus recipe po. After nyan ay tuturuan ko rin kayo ng pinakamadaling pasta sa buong mundo. Ang ating two recipes today ay one ingredient, homemade butter at buttered pasta. Kumusta guys? Kumusta architects? Welcome back to my YouTube channel. Ako si Architect CK at ako ang inyong kusinerong arkitekto. Hindi tayo gagawa ng bahay dito guys dahil ito ay cooking channel. Yung complete list of ingredients na madaling screenshot ay nasa end ng video or nasa description box below. Kaya kung gusto mong matuto magluto niyan, tara na sa masayang pagluluto! Pero bago tayo magluto guys, don't forget na pindutin po muna ang subscribe button at yung notification bell sa tabi nito para ma-update po kayo sa mga susunod kong upload. May surprise quiz giveaway po tayo ulit. Na-surprise din po ang giveaway prize. Depende po kung ano po ang available ko rito ng premyo. Sa mga nakakita ng pinost kong question sa isa sa aking mga social media accounts, ayan, panoorin mabuti ang video para sa sagot. Then ang sagot, ilalagay nyo po sa Google Form link na nilagay ko po sa description box below. Ayan, sa mga ngayon lang nalaman to at kung paano makasali ay check nyo ang pinned post ko sa aking Facebook page. Good luck guys! Una guys, gagamit tayo nitong food processor. If wala po kayo nito, pwede rin po ang electric hand mixer or yung heavy duty na blender. Ayan, ito po ay dalawang pakete ng pinalamig na all-purpose cream. Pero bago tayo nagsimula ay I let it sit sa room temperature or outside ng ref ng 15 to 20 minutes bago tayo nagsimula. Pansin ko kasi mas successful kapag hindi sobrang lamig at hindi rin sobrang warm yung all-purpose cream. Ayan, nilagay lang natin lahat yan dito sa ating food processor. Natry ko na kasi dati yung warm cream. Ayun, isang oras ang lumipas, wala pa rin akong butter. Wait, bakit ayaw gumana ng food processor ko? Baliktad pala guys. Grabe kasi kay dugoy ka na sa earth, tonto kapag yapon. Nagets nyo ba? Naglagay po akong subtitle. Alam nyo bang half-breed ako? Wow, parang aso lang. Half Ilocano and half Bisaya po ako. Ang dad ko po ay Ilocano and ang mom ko po ay Bisaya. Pero lumaki na po kami lahat ng magkakapatid dito na po sa Metro Manila. Ayan, i-whip lang natin to sa food processor hanggang maghiwalay ang fats ng cream sa liquid. In short, hanggang maghiwalay ang solid sa liquid. Mga bata, alam nyo naman na siguro ang solid at liquid, no? Yung tagal ng pag-whip ay depende po sa ginamit nyong ingredient at sa kitchen equipment na gamitin nyo. Pero pakita ko po later ang clue kung anong itsura na tapos na po yung homemade butter ninyo. So far, inaabot na tayo ng 15 minutes sa pag-whip or pag-process ng ating all-purpose cream bago medyo nag-start maghiwala yung fat sa liquid. Ayan, tingnan nyo guys. Hindi pa yan tapos ha. Huwag kang excited. Ang reason guys kaya medyo matagal tayo ay dahil all-purpose cream lang ang gamit natin dito na hindi sobrang taas ang fat content. Kasi yun po ang mas mura. Usually kasi ang ginagamit dito ay heavy cream na mas mataas ang fat content which is sobrang mahal naman sa supermarket. Kaya nga all-purpose cream ang ginamit natin ay para nga mas makatipid kayo. Ang dalawang all-purpose cream ay nasa around 90 to 100 pesos. Tapos ang isang bar ng butter ay nasa 125 pesos pataas depende sa brand. So mas mura pa rin kapag homemade butter. Ayan, takpan natin ulit ito at ituloy lang ang pag-whip. If heavy cream ang gagamitin ninyo ay pwedeng abutin lang kayo ng 5 to 10 minutes sa paggawa ng homemade butter. Mahal nga lang. After ng additional 3 more minutes ng pag-whip natin ito sa ating all-purpose cream, ayan, slipin muna natin to. Shoutout muna kayo na Charmaine Botial, Luz Gel Gutierrez, at Scott Paderon. Ayun, mas okay na siya compared kanina. Mas kapansin-pansin na mas marami na yung solids na humiwalay sa liquid natin. Teka, tingnan natin ang mas malapitan para magets nyo. Ayan po ang close-up. If heavy cream ang gamitin nyo, mas malalaki itong milk fat solids or itong butter na makikita ninyo na mabubuo. Magmumukha siyang dinurog na hilaw na tokwa. If heavy cream ang gagamitin ninyo. Ayan, takpan natin ulit at may konti pa tayong gagawin bago matapos itong ating homemade butter. At maya-maya gagawa tayo ng pinakamadaling pasta sa buong mundo na gamit itong ating homemade butter. Ayan, meron tayo ritong iced cold water. Ito yung makakatulong para mas maghiwalay yung butter sa liquid na galing sa all-purpose cream natin. Ayan, ang gagawin natin sa malamig na tubig ay ilalagay natin yan dito sa ating when you whip na all-purpose cream na nag-start ng maghiwalay ang milk fats from its liquid a while ago.
Wow. Ba't ako nag-English? Scientifically, alam naman natin na nagre-react ang any liquid fat sa malamig na tubig or malamig na temperature, kaya introducing cold water sa mixture ay makakatulong para mas maghiwalay sila. Shoutout muna kina Dave Bascos and Mary Lou Paras. Ayan, sa experience ko sa paggawa ng homemade butter, nakaka-total of 5 tablespoons up to 1 half cup of ice cold water po ako. Ayan, then hayaan nyo lang mag-whip pa ito ng kaunti up to 2 minutes. After 2 minutes, ayan, okay na to. Check lang natin. Ang ginagawa pala natin ay homemade unsalted butter. Hindi kasi kami mahilig sa salted butter dahil mas flexible naming na-adjust yung alat sa ibang mga recipe na gumagamit ng butter. Ayan, if napansin nyo, mas marami na yung humiwalay ng milk fats dahil sa lamig. At gaya na sinabi ko kanina na don't expect na malalaking milk fats na mabubuo dahil kaunti lang ang fats ng all-purpose cream compared sa heavy cream. Ayan, sa paghawi ko gamit ang silicone spatula or silicone scraper, mas nakikita natin yung liquid na humiwalay. Ang tawag po sa liquid na yan ay buttermilk. Huwag nyong itapon to ha, ang buttermilk po ay pwede nyo magamit sa baking tulad sa biscuits, brownies or cake, pwede rin sa pancakes or as marinade sa mga karne, isama sa mga sausawan or salad dressings, isama sa batter ng fried chickens or calamari. Maraming gamit po ito para mapa-improve ang recipe po ninyo, kaya huwag nyo pong itapon. Ayan, hanguin na natin itong ating nagawang butter dahil magpo-proceed na tayo sa next procedure. Ayan, i-detach lang natin yung ating work bowl ng ating food processor dahil sasalain na natin yung ating nagawang butter. Sunod, meron tayo itong stainless steel bowl at cheesecloth. Hindi po yan lumang lampin. May isang nag-comment kasi sa old video ko, lumang lampin daw. Naku, kung kaya lang ng kamay kung pumasok sa screen nung nag-comment, sisipitin ko talaga sa ilong. Ito ang mga gagamitin natin para masala yung homemade butter natin. If wala po kayong cheesecloth, pwede naman po ang malinis na katsa. Hindi po pwede ang regular na metal strainer dahil lulusot po ang mga milk fats kahit sobrang liit pa ng butas ng strainer ninyo. Ayan, binuhusan natin ang laman ng ating food processor sa ating cheesecloth. Grabe guys, mainam tong homemade butter kapag naubusan ka ng alanganing oras pero may stock ka naman ng all-purpose cream. Yung tipong may binibake ka na paninda na kailangan kinabukasan, ayan, ito ang lifesaver ng mga baker. Actually, napansin nyo guys, dalawa ang nagawa nating product sa all-purpose cream. Bukod sa homemade butter ay nakagawa tayo ng buttermilk na isa sa mga importanteng ingredient ng ibang recipes. Ayan, sunod syempre, secure lang natin ang pagkakabalot sa ating butter para hindi bumulwak palabas kapag pinipigan na natin. Ayan, pigain nyo lang ng mabuti hanggang maubos ang buttermilk. Make sure na pigang-piga ang butter ninyo ha. Huwag nyong hahayaang may matirang buttermilk dahil kapag may buttermilk pang natira ay yun ang magiging dahilan para mabilis mapanis yung nagawa ninyong homemade butter. By the way guys, kung naglalabasan sa katsa or sa cheesecloth ninyo ang butter ay ibig sabihin ay hindi ganun kalamig ang tubig na ginamit nyo kanina. Ang solusyon dun ay ipasok nyo saglit sa ref itong cheesecloth na may butter para mabuo or tumigas ng kaunti. Sa chiller lang po ha, hindi sa freezer. Then kapag tumigas na, ay sa kanyo piga-pigain ulit hanggang masimot ang buttermilk. Guys, kung nag-e-enjoy kayo at may natututunan sa recipe video ko, pakipindot naman po yung like button at subscribe button. Madali lang pong pindutin yan, hindi ka pagpapawisan, promise. Sa mga magtatanong po kung pwede pong gamitin sa baking itong ating homemade butter, yes po, pwedeng-pwede po. Pwedeng sa baking or sa kahit anong recipe na nangangailangan ng butter. Ayan, habang sinisimot natin ang buttermilk, shoutout muna kina Jelin Lumugdang, Gerald Adlawan, at Joy Kagin. Ayan, I think okay na to. Pakita ko lang sa inyo. I-open lang natin. Kung gusto niyo pala ng salted homemade butter, syempre, lagyan nyo ng asin. Lagyan nyo ng 1/4 to 1/2 teaspoon ng salt. Depende kung gaano kaalat nyo gusto habang wini-whip po ninyo yan sa food processor. Ayan, kung napansin nyo, nag-start na siyang maging medyo yellowish ang kulay. O, diba? Excited na ako rito sa ating homemade butter. Ayan, ang ganda, diba? Sino mag-aakalang all-purpose cream lang yan kanina? Wow. Next, ayan, para sa mga magtatanong kung gaano karami or ilang grams ang mayi-yield or magagawang homemade butter gamit ang dalawang all-purpose cream, ayan, nakaset na sa zero ang ating scale. Then, timbangin na natin para makita nyo. Magandang investment, guys, na meron kayong scale para sa grams and para sa kilo para sukat na sukat ang ingredients nyo. Ayan, pinakita ko lang ulit na naka-zero ang ating scale nung tinanggal ko ang takip. Sa hindi nakakaalam, importante po itong scale lalo na sa baking. Mura lang naman to guys, nasa 100 pesos lang atang bili ko dati sa department store. Sunod, isalin na natin ang ating butter sa malinis na food container. O, uunahan ko na kayo. Alam ko sasabihin nyo, Arky, bakit hindi mo muna ibaba yung lalagyan bago isalin yung butter? Eh, hayaan nyo na. Naisip ko rin yan after kong maisalin yung butter. Sabaw kasi si Arky these days, pasensya na, marami kasi akong personal na iniisip ngayon. Ikaw, isa ka sa iniisip ko gabi-gabi. Crush, bikinimin.
Ayan, make sure na nasimot nyo yung butter na nakakapit sa cheesecloth nyo. Sayang yun, ilang minuto nyo rin pinaghirapan yan. Then ayan, ang na-yield natin or nagawang homemade butter from 2 packs of all-purpose creams ay 180 grams. Wow. Hindi na masama. Pakita ko lang itong chart ng butter para magets nyo. Alam nyo bang ang regular na butter sa supermarket ay nasa around 224 grams? So kulang lang tayo ng around 44 grams or 3 kutsara lang ng butter. Sunod, option na lang po ito, pero gusto ko kasing mahulma at ma-experience na makita nyo na nakashape siya sa totoong bar ng butter. Kaya ililipat ko sa ganitong lalagyan na small aluminum container yung nagawa natin. Ayan, naglagay ako ng cling wrap para mas mabilis ilabas later yung butter. Pero depende sa inyo kung saan nyo gustong ilagay ang nagawa nyong homemade butter. Pwedeng sa microwavable containers or pwedeng sa garapon or any lalagyan na may takip. Then i-press yun lang or siksikin ng mabuti. Parang yung siksik ng siksik sa akin pero hindi ko siya gusto. Wow, juicy. Ang gwapo mo eh. Anyway, based sa experience ko, sakto lang ang homemade butter from 2 packs of all-purpose creams sa lalagyan na to. Ayan. Kaya may excess na cling wrap sa palibot ng container natin dahil ang purpose niyan ay para pantakip later. Ay, which is ngayon na pala. Ayan, i-cover nyo lang ng overlapping yung cling wrap gaya niyan. At since malambot, opo, dahil may kalambutan pa po itong butter ay ipasok muna natin saglit sa ref or sa chiller. Huwag sa freezer ha, pumapangit ang texture ng butter kapag sa freezer nilalagay. At syempre itong ating nagawang buttermilk ay ilagay na rin natin sa ref. Ito po ay tumatagal ng 2 weeks sa refrigerator. Sa tamang temperature ha, ilalagay nyo sa pinakataas na shelf sa loob ng ref. Madali kasi itong mapanis kapag wala sa ref dahil ito po ay galing sa cream or sa gatas. At isingit ko lang guys, subscribe na kayo sa mga magaganda kong kapatid sa mga YouTube channels nila. Nasa description box below ang links ng kanilang channels. Thank you! At after ng ilang minuto, ito na po ang ating homemade butter. Hindi pa po tayo tapos ha, gagawa pa tayo ng easiest pasta sa buong mundo gamit to. Wow. Pakita ko lang sa inyo at sasabihin ko ano ang texture nito. Hindi ko titikman ha, never akong kumain ng purong butter lang. Mamaya na natin huhusgahan yan dahil dyan naman tayong mga tao magagaling ang manghusga. ang tamaan, guilty. Ayan po ang physical appearance ng ating butter. Parang yung friend mo lang to, hindi super kinis. Hindi makinis dahil hindi naman machine ang gumawa nito. Unlike ng commercial butter na sa machine, sa factory talaga ginagawa. At sa mga magtatanong ng shelf life or gaano katagal bago masira itong homemade butter, ang shelf life po nitong homemade unsalted butter na ginawa natin, since wala tayong nilagay na preservatives, ay aabutin lang ng 6 to 8 weeks or that is 1.5 to 2 months. Wow. O diba, hindi na masama? Pero dapat nasa loob po ng ref ha. Kapag wala sa ref yan ay bukod sa matutunaw ay mapapanis po. Sunod, try lang natin mag-slice ng butter na gagamitin natin sa susunod nating lulutuin. Ayan. Ayun, same feeling lang guys kapag nagsaslice ng regular butter na nabibili natin sa supermarket. Parehong pareho lang po. Ayan, lutuin na natin ang pinakamadaling pasta sa buong mundo. Sa isang kaserola na may tubig, maglagay po tayo ng maraming asin. Yung iba kasi pa baby mag-asin. Alam nyo bang dapat dito pa lang sa procedure na to ay nilalagyan na natin ng lasa ang ating pasta noodles? Bukod sa pampalasa sa noodles, alam nyo bang ang asin ay nagpapataas ng boiling temperature kaya mas mabilis kukulo ang inyong tubig? Wow. Then kuha lang tayo ng kaunting serving ng spaghetti noodles. 3 servings lang siguro ang gagawin ko. Para sukatin po ng walang timbangan or mano-mano lang, ganito po ang pagsukat. Dapat kasing laki lang siya ng barya nating piso. Bilugin nyo lang yung hinlalaki at hintuturo nyo ng ganyan. Tapos yung butas, dapat kasing laki lang ng piso. Lahat ng spaghetti noodles na kasya sa butas na yan ay yun po ang one serving. Ayan, ganyan po karami ang isang serving kung ito lang ay serve nyong food sa kakain. Then pwedeng mas kaunti pa dyan kapag part lang itong pasa ng set of food na sinaserve sa restaurants tulad ng 3-course meal or 10-course meal. If nakakain na po kayo sa social na restaurants or sa 5-star hotel restaurants, hindi po kami mayaman, no? Nalibre lang po ng boss opisina. Ayan, okay na to? Ayan, sobrang bilis lang kumulo ng tubig dahil sa asin. Ilagay na natin ang noodles. Sa mga Italiano na kilala sa kanilang pasta, ang rule nila dapat sa paglalagay ng asin ay kasing alat daw dapat ng dagat ang tubig mo. Medyo exaggerated pero dapat may kaalatan po talaga ang pagpapakuluan ninyo ng pasta. Ayan, i-press lang natin ang noodles pababa para malubog lang sa tubig. Huwag niyong hintayin kusang bumaba yung noodles nyo dahil ang mangyayari, overcooked na yung nakalubog pero hilaw pa yung huling lumubog sa tubig. Then lutuin nyo lang ang pasta according sa instructions sa pakete na nabili ninyo. Make sure nyo lang guys ang madalas yung halu-haluin para hindi magdikit-dikit. Kung napansin pala ninyo, hindi ako naglalagay ng oil sa pagluluto ng pasta dahil ang nangyayari ay hindi magiging makapit sa noodles yung sauce na ilalagay mo dahil sa mantika. Dudulas lang yung sauce mo, ang mangyayari guys ay naiiwan yung maraming sauce sa plato. Hindi mo sobrang nai-experience yung sarap sa kada subo mo ng pasta.
Comment below guys if napansin yung hindi makapit ang sauce nyo sa noodles dahil sa mantika. Ayan, almost luto na ang ating spaghetti noodles. Pero bago matapos yan ay kuha muna tayo ng kaunting pasta water. Kukuha ko siguro ng 1/2 cup. Itatabi natin yan at gagamitin natin yan later. Ayan, i-off na natin ang ating stove at hanguin na natin to. Shoutout palaki na Arian K. De Los Reyes and IA88. At syempre salain na natin ang ating noodles sa aking favorite na colander or strainer. Pakita ko bakit ko paborito yan. Kaya ako favorite yan ay dahil walang hassle kung naitatapon ang tubig na walang sumasama or tumatapong noodles or kahit kapag sa maliliit na gulay. Ayan, walang tumatapon guys dahil nagsuswing yung colander natin. Alam ko, magtatanong na naman kayo saan ko nabili yan. Nasa description box below po ang Lazada or Shopee link. At guys, huwag na huwag niyong babanlawan ng malamig na tubig itong noodles natin, hindi yan labada. Dahil kailangan nating mainit siya at kailangan mabilis kayong kumilos at huwag niyong iiwan yung noodles dahil baka lumamig. Pakita ko maya-maya kung bakit kailangan mainit pa dapat ang noodles natin sa next procedure. Ayan, sa same kaserola na pinaglutuan natin, huwag na kaarte-arte pa, malinis naman yan. Ay ibalik natin yung ating bagong lutong spaghetti noodles. Ayan, umuusok-usok pa. Ito na guys yung sinasabi ko, kaya dapat mainit pa ay kailangan natin yung init para rito sa ating homemade unsalted butter. Ayan, ilagay muna natin yung dalawang slices na ginawa natin kanina. Ayan. Then dagdagan na lang natin ng butter later if kulang pa at hindi pa creamy yung ating sauce. Then haluhaluin lang natin yan ng kaunti at tunawin sa init ng noodles ang ating mga nilagay na slices ng butter. This pasta recipe ay inspired pala sa idea ni Sir Andrew Ray. Thank you for the idea. Oh, ayan na, ako marunong ako mag-credit kung sino yung may original idea ng recipe. Buti kong common recipe lang na tulad ng sinigang or paksiw na hindi natin alam kung sino talagang original na nagluto. Give credit lalo na kung inventong unique recipe. Sabihin ng iba, OA mo naman. Ganito lang yan eh. Sa opisina, ikaw ang gumawa ng maganda sa project na to pero yung credit grabber mo, teammate, office mate mo nagsabi sa boss nyo na siya ang gumawa nun tapos yung office mate mo ang napromote at tumaas ang sweldo. Ikaw hindi. Gets mo? Ayan, nagdagdag pa tayo ng isa pang slice ng homemade butter. Depende sa preference nyo na lang kung gaano ka-creamy nyo gusto ang inyong buttered pasta. Basta dapat ginagawa nyo ang paglalagay ng butter bago patuluyang lumamig ang inyong noodles. At para makatulong para maging creamy pa at hindi dry ang ating pasta, ilagyan na natin ang mainit-init pang pasta water na tinabi natin kanina. Pakonti-konti lang. Tansyahin nyo muna para hindi naman maging masabaw if masobrahan. Yung starch sa pasta water ang tutulong para maging creamy ang pasta nyo. Then i-mix nyo lang ulit hanggang ma-achieve nyo yung gusto yung creaminess sa pasta. Sunod, lagyan na natin ng freshly ground black pepper. Mas masarap po ang lasa ng paminta kapag bagong durog lang siya. Ayan, lagyan nyo lang yan. Depende po kung gaano karami nyo gusto. Gusto kong medyo spicy kaya medyo marami. Then, i-mix nyo lang ulit yan. Ayun, para sa magtataka, ngayon lang po ako nag-add ng paminta kasi hinahabol ko yung init ng noodles natin sa pagtunaw ng butter kanina. Don't hesitate po na magdagdag pa ng kaunting pasta water kung kailangan. Ayun guys, kaya ko na-brought up yung give credits kanina kasi grabe guys yung invento kong recipe na lemon square cheesecake ice cream cake. Ang daming gumaya rito sa YouTube, tapos sikat na rin pala yung sa TikTok na hindi man lang ako binigyan ng credit. Credits lang naman guys, masaya na ako. Kaya minsan iniisip kong hindi na lang mag-share ng imbento kong recipe kasi nakakasama po ng loob, promise. Okay, tama na nga ang sentimiento ko. I-serve na natin tong pasta. By the way guys, according kay Sir Andrew Ray ay hindi na nidlagyan ito ng cheese or iba pang ingredients kasi matatabunan na yung lasa ng butter. Hindi na siya tatawaging buttered pasta kasi may iba ng lasa. Oo nga naman, di ba? Ayan, syempre tikman muna natin to. Kung matabang pa sa alat ang timpla nyo sa pasta noodles kanina habang pinapakuluan ay pwede nyong ihabol ang timpla habang nagmimix kayo ng butter. Budburan nyo lang ng pinong asin then haluin nyo lang ng mabuti. Pero sa case natin ay tansya ko na kasi yung lasa ng nilagay kong asin kaya hindi na ako maglalagay ng additional na asin dito. Pansin nyo ba kanina pa ako hirap na hirap kumuha ng pasta? Hindi po kayo nagkakamali. Eh kasi naman ang hirap maghawak ng tinidor at camera ng sabay. Nasira na kasi yung cellphone tripod ko guys. Ayun guys, totoo na talaga to. Makakatikim na po tayo, opo. Ay, sa wakas. Ayan po. Tikman na natin. Wow. Grabe. Ang sarap guys, lasang butter na parang mala Alfredo or carbonara ang lasa. Ang sarap, promise. Sobrang kaunti lang ng ingredients at sobrang daling lutuin, di ba? Sa sobrang daling lutuin, para ka lang nagluto ng instant pancit canton. Wow. Subukan nyo na rin lutuin guys, mabilis ang pasta talaga siya. Tapos balitan nyo ako sa comment section if nasarapan din kayo guys tulad ko. Eto na guys, gawa na ang ating
homemade unsalted butter, at buttered pasta. Kung nagustuhan niyo ang recipe video natin for today, please pakipindot po yung like button para malaman ko po if worth it ang effort ng inyong kusinerong arkitekto. At pakishare na rin po sa inyong Facebook or sa inyong Twitter itong ating bagong recipe video. At kung bago ka pa lang sa channel ko, pakipindot na rin po yung subscribe button. At after mo mag-subscribe, pakipindot na rin po yung notification bell sa tabi nito. At iset niyo po sa all para ma-update ka every time na mag-upload ako ng bagong recipe video. I-follow mo rin ako sa aking mga social media accounts na makikita mo sa description box below or sa end ng video na ito. Nagpo-postin po kasi ako doon ng updates or pwede nyo rin akong i-message sa aking Instagram, Facebook, Twitter, TikTok or sa Laika. Ako po ulit ang inyong kusinerong arkitekto na nagsasabing, ang pagluluto hindi kailangan boring, smile ka lang para sumarap ang cooking. Stay healthy guys, ingat kayo palagi, love you all, thank you for watching and see you on my next video. We'll be right back.